Hello guys, bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and don't forget to turn on the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Halos lahat ng mga sources, pare-pareha sa mga balita tungkol kay LA. Sa post nila, tila may pinapahiwatig daw ang Ginebra Management sa umanong bagong plano para makuha si CS. Ayon pa sa source, galing kay Sir Snow, pang-apat na beses na mula nung sinabihan siya ng coaching staff tungkol sa posibleng pagkakatrade kay LA Tenorio. Ang inakala nilang mga untouchable players, subject sa trade to Northport for CS. Pero sa mga Ginebra fans dyan, huwag munang mag-react dahil bago tayo maniwala, aalamin natin kung totoo nga ba ang mga rumor na ito. Kung hindi, marami ang masisiyahan. Kung totoo, marami ang magugulat. Alam nyo, kahit ako, nagulat talaga sa balita ng source. Parang hindi ako makapaniwala na mangyayari yan. Si LA ay isa sa mga franchise player ng Ginebra. Nalampasan pa niya ang PBA legend na si Alvin Patrimonio. Kaya si LA ay tinaguri ang pinakabagong Ironman ng PBA na nakakuha ng 597 straight games. Hindi pa kasama yung last conference. Since 2006 na na-draft siya sa kanyang mother ball club, kahit isang game ay wala siyang absent. Kahit minsan nagkakaroon siya ng slight injury, si Tiniente agresibo at hindi nagbabago ang nilalaro niya. Considering pa sa kanyang edad na 35 years old, aminado ang management na masipag talaga si LA sa puntos, assist at iba pa, lalo na sa practice. Kaya kung ganito yung pinapakita niya, imposibleng pakawalan ng management ang ganito kasipag na player. Sa average points naman, season by season, hindi bumababa sa 10 points per game ang career points niya. Last conference, siya nagkaka-average ng 11.9 points, 4.9 assists at 3.8 rebounds per 36 minutes. At higit sa lahat, mataas ang IQ ni LA sa basketball, parang si Jeff Chan lang din. Marami na ding experience si LA sa playoffs, kaya laging maasahan sa crucial minutes. Pero kung tungkol naman sa trade issue niya, timbangin natin ang mga posibleng dahilan. Kung pagbabasehan ng mga average points niya, hindi mataas, hindi rin naman mababa. Parang nasa middle class lang kung ikukumpara kay Stanley Pringle. Si Stanley, paborito talaga ng management ngayon. Napaka-consistent niya sa 18 points, 4.7 rebounds at 4.2 assists per 36 minutes. Ibig sabihin, kung walang LA, may Stanley naman. Mas bata pa din si Stanley ng 3 years kumpara kay LA. Pero experience-wise, si LA mas lamang talaga dito. Ayon sa spin.ph, ang Ginebra ngayon ay nagre-rebuild na ng panibagong lineup para sa All-Filipino at kampante si Coach Tim na kaya nila kahit walang Greg. Kasi yung kabilang channel, wala rin namang Junmar. Mabuti pa nga yung jeans may Japet eh. At ang SMB, nagdesisyon para sa isang small ball system, kaya patas lang. Kung mawawala si LA, maapektuhan kayang transitions ng jeans? Oo naman, pantapat kay Ross yan. Sa mga fans ni LA, huwag mag-alala. May isa pang source galing kay PBA Countdown na nakausap mismo ang coaching staff ng Ginebra. Sinagot nila ang mga trade issue ni LA. Ayon sa kanila, wala sa trading block si LA Tenorio. Tinanong niya mismo yung staff. Wala daw balak na i-trade si LA ng management sa ibang team. Yun naman pala eh. Trade issue? Case closed. Kapag pinakawala nila si LA, tiyak na marami na ang hindi manonood ng PBA at bababa ang number of fans ng jeans. Wala namang problema kay LA, hayaan na lang na dyan magretiro. Total, loyal naman siya sa team. Dagdag pa ng source, si LA ay magre-retiro na after 2 conferences. Pero alam nyo ba, may sumang-ayon din na i-trade si LA? Gayunpaman, nasa management na ang huling desisyon. Hanggat malayo pa ang All-Filipino, marami pang pwedeng gawin ang isang team. Trade dito, trade doon. Tinan mo yung nangyari sa trade to TNT ni Poy. Naging questionable tuloy, kaya hindi naaprubahan. Pero anyway, agree ka ba na i-trade ng Ginebra si LA? Samantala sa karagdagang balita, maiba naman tayo, pinatawag ng TNT management si Ray Parks Jr. at Jason Castro dahil sa mga naganap na konting misunderstanding. Ayon sa mga nakakita, parang wala namang sakitan ang naganap sa kanilang dalawa. Lumalabas na verbal lang naman ang pag-aaway.
Kaya ngayon, magaganap na sa kanilang opisina ang reconciliation. Umaasa si Mark Dickel na sana magkaayos ng dalawa para hindi maapektuhan ang transitions nila. Karugtong pa niyan, tuwang-tuwa si Parks Jr. dahil binigyan pa siya ng last chance ng TNT. Paano yan? Wala naman kasing team na gustong tumanggap kay Parks. Nirenew nila ang kontrata niya, good for 1 year. Magandang tandem siguro ang nakita nila kay Parks at Poy Eram. Alam mo naman yung TNT, mahilig mag-eksperimento. Pero tungkol nga pala sa trade ni Poy, sumabit pa kasi yan sa PBA office, kaya hindi madali ang trade na yan. Ang gusto kasing mangyari ng trade committee ay magpakawala pa ng isang player ng TNT para payagan sila dito. Ang napili pang idagdag sa trade ay si Joseph Taha, ang center ng katropa. At hindi lang yon, dapat daw ay idagdag pa ang 3 future draft picks sa 2023. At ang mga taong ito na pinangalanan ng spin.ph ay si Eda Kiwag, Joseph Taha at Marjun Magat para lang kay Poy. Kaya siguro hindi matuloy-tuloy ang trade kasi napakakomplikado. Nakapagtanong tuloy ang iba, bakit kailangan ng napakaraming player para kay Poy? Parang sobra-sobra naman daw yata. Mag-sister teams kasi ang NLEX at TNT, kaya kailangan ng 3-team deal involving Blackwater Elite. Ito na kasi yung latest version ng trade na maaprubahan ng PBA Trade Committee sa mga susunod na araw. Kahit anumang mangyari, positibo at buo na ang desisyon ng TNT na kunin si Poy Eram. Shoutout naman ako kay Ronnie Gonda, James Cordero watching from Saudi Arabia, Joel Guzman watching from Jeddah, Erwin Rizuelio, Oliver Mislang, Homer Benganyo, Leonel Aliera, Obet Labitag, Steve De Leon, Miller Naz, Edwin Oplas Jr., Sotero Principio, Wiljan Casas from Cebu, Linon Del Mundo, Elmer Santo Tomas, John Paul Bustamante, Mark Piolo Adatu, Marvin Light Arts, Julius De Jesus, at kay John Matthew watching from Canada. So ulitin po, thank you for watching this video at salamat din sa pag-subscribe.